Kung paano ko inubos ang kanyang oras sa pag-aantay sa akin. And then later on, natutunan ko, nung ako na nagsusundo, ganun din nararamdaman ko. Pambira, yung susunduin ko. Usapan namin alas 7. Alas 7, hindi pa naliligo. So, anong gagawin ko? Mag-aantay ako. Pasensya. Pasensya. Pasensya, after pasensya, pasensya, pasensya. Hanggang sa yung tuturuan mo na yun, matututo na rin. Baby Christian. Baby. Amen? Ganun ka ba pressure sa baby mo? No? No? Baby. Na hanggang sa darating pa na, tuturuan mo siyang umihi na sa arenola. No? Tuturuan mo na siyang bis. So, mga kapatid, patience ang kailangan. Amen? So, the baby Christian is a baby lives to be served. Nabubuhay siya para paglingkuran. Right? Okay, sana hindi po siya, sana tayo mga Kristiyano hindi na manatiling ganun. Darating din ang panahon na maglilingkod tayo. Amen? Sabagat ang baby ay nabubuhay para paglingkuran. Hanggang kailan ka paglilingkuran? Hanggang kailan? Mga kapatid, sana po hindi habang panahon pinaglilingkuran ka. Diba Gina? Kundi darating ang panahon, ikaw na rin naglilingkod sa Panginoon. Okay? Sabi diyan, a baby lives to be served, it never served. Sabi dito, hindi siya naglilingkod. Nandun pa rin sa states na siya po ay pinaglilingkuran. These infant characteristics are so prominent in the lives of many Christians member. Marami po mga ganitong ugali pa rin sa simbahan. Marami pa rin mga taong pinaglilingkuran pa rin kailanman hindi naglilingkod. Sabi dyan, these infant characteristics are so prominent in the lives of many church members. They have been born again. They have been born in the family of God but have failed to be developed spiritual. May mga nagsasabing Christian sila pero wala kang makikitang improvement sa kanilang buhay Kristiyano. Meron ko na sa natanong, meron kong pastor na kausap at medyo tumatak sa isip ko yung sinabi niya. Meron siyang nakausap na grupo ng mga sinasabing Kristiyano sila. Sabi ng preacher, sigurado na kayo na pupunta kayo ng langit. Sabi ng tao, amen, sigurado na po kami na kami pupunta ng langit pagkatapos sumunod sa lupa. Pero yung mga tao na yon ay kilala ng isang preacher na sila ay hindi nagsi-church. Ang hirap dalhin sa simbahan. Kaya sabi niya sa isipan niya, kayo pupunta kayo ng langit. Simbahan nga, hindi kayo makapunta. Ang lapit-lapit lang ng simbahan. Amen, nakuha niyo? Sinasabi niyo na pupunta kayo ng heaven at confidence kayo. Pero bakit kalapit lang ng simbahan, hindi kayo makapunta? Mga kapatid, medyo mayroong conflict doon. Parang hindi bagay po yun. Hindi po nagmamats. Ay, yung kaisipan na kayo, pupunta ng langit, pero sa simbahan, hindi ka makapunta. Naniniwala ko, mga kapatid, kung ikaw ay totoong papunta ng langit, ahanap-anapin mo ang simbahan. At hindi mo papabayaan ang gawain ng Panginoon. No? Hindi ka mapakali, hindi ka masaya, naladaan ang Sunday nang hindi ka nagsisimba. Sabagat ang tunay na napupunta ng langit ay may bago ng kalikasan, may bago na siyang nature, meron na siyang bagong inahangad. Ano yung inahangad niya? Mag-worship sa Panginoon, ang inahangad niya makinig ng salita ng Diyos, at ang inahangad niya maglingkod sa Panginoon. Kapatid, pag banyan ka, baka sa isip mo lang pupunta ka ng langit. Baka sa'yo naka-address yung sinasabi ng Bible na hindi lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Amen? Mayroong ganun po sa Biblia na nasasabing pupunta ko ng langit. No, Panginoon, Panginoon! Sabi ng Panginoon sa kanila, depart from me. Hindi ko kayo kilala. Oh, nakakalungkot po yun, mga kapatid. Na sinasaalam mo na tinatawag mo ang Panginoon pero hindi ka pa niya kilala pala. Nakakalungkot po yun. Ibig sabihin, nadaya mo ang sarili mo.
Repilit mong sinasabi na I'm going to heaven. Pero sa isip mo lang yon, sa puso at sa espiritu, hindi pala. Amen? Kaya maging maingat po tayo dyan, mga kapatid. Sabi dito sa pinag-aaralan natin, ang ugaling baby Christian, napakarami sa simbahan. Sila ay nagsasabing they are saved. They receive Jesus Christ as their personal Savior and Lord. Pero hindi nakikita ang paglago sa kanila. No? Kung ikaw ay totoong Christian at baby ka, amen. At least Christiano ka. Baby nga lang. At huwag mong hayaang manatiling bata ka bilang isang Christiano. Okay, first stage, baby Christian. Number two, the little child stage. Pag sinabing little child, hindi na po siya baby. Ito yung mga tao, mga bata na naglalakad na. Na? Ito yung mga bata na hindi na siya kargahin. Kundi, pag naglalakbay kayo, umaalis kayo, akay mo na siya. Pero still, inaakay pa rin. At least, lumago na siya. Lumaki na siya. The little child stage. Okay. Some Christian grow to be little children spiritual. Ano to mga to? Ito yung mga taong excited. No? Talagang excited sila sa gawain ng Panginoon. Pero dumarating yung panahon na pagdating na ng pagsubok, pagdating na ng temptation, ito po yung mga nawawala. Ito yung mga Kristiyano na hindi kaya manindigan. Hindi pa kaya. Magkaiba po yung hindi kaya manindigan at hindi pa kaya. Pag sinabi hindi pa kaya, ay hindi pa, mahina pa. Pero darating pa nun, makakapanindigan yan. Pagtuloy-tuloy ang kanyang paglago. Amen? Okay? The little child stage. Some Christian grow to be little Christian spiritual. But stop there. Yun ang malungkot po. No? Kristiyano siya, pero lumago siya bilang isang little child. At hindi na siya lumago. No? Natrap siya. Nakakalungkot po yun. No? Kung bibigyan mo po kayo ng ugali ng isang little child Christian, ito po yung mga come and go to church. Pupunta, aalis, pupunta, aalis. Minsan nandyan, minsan wala, minsan nandyan, minsan wala. So, doon lang ang kanilang routine bilang isang Kristiyano. At pag itong Kristiyanong ito, binigyan mo ng responsibility, hindi niya kayang gawin. No? Ayaw tumanggap ng responsibility. Pero, nandun siya. Tuloy-tuloy lang siya. No? So, mga kapatid, huwag tayong ganun. Ang desire ng Panginoon sa atin, mag-grow. Hanggang dun sa pinaka mataas na paglago ng buhay Kristiyano. Pag nandun ka na sa level ng isang paglago ng isang Kristiyano, amen, ikaw ay magiging masaya ka na sa bilang isang Kristiyano. No? Hindi ka na struggle bilang isang Kristiyano. Naunawa mo na halos ang lahat ng buhay isang Kristiyano. Nagiging pagpapala ka sa iba. Naglilingkod ka na sa kapwa mo Kristiyano. Nakakatulong ka na sa kapwa mo Kristiyano. No? So sabi rito, some Christian grow to be little children spiritually, but stop there. Huwag niyong hayaan mga kapatid. Kaya suggestion ko sa iyo lagi, daily walk with God. Huwag niyong pabayaan ang Bible ninyo. Sapagkat kung masaya kayo dyan bilang sa Kristiyano, maawit na kayo sa choir, maating kayo ng prayer meeting, meron pang mas masaya dyan kung magpapatuloy kayo sa Panginoon. Hanggang sa sasabihin mo, pag ikay lumago na, kaya pala. Kaya pala si Paul ay handang mamatay para kay Kristo. Kaya pala si Matthew ay iniwanan yung kanyang pagiging professional na sumunod sa Panginoon. Kaya pala, yung mga unang Kristiyano sa Bible ay iniwanan ng kanilang karir at naglingkod sa Panginoon. Naniniwala ako na itong mga taong itong mga kapatid, hindi sila na natiling bata. Amen? No? Naniniwala ako na itong mga taong ito, lumago sila sa dapat paglaguan bilang isang Kristiyano. Kaya nagawa nila ang mga bagay na hindi kayang gawin ng maraming tao. Apostle Paul, mga kapatid, siya po ay member ng Supreme Court sa panahon niya. Pero pinalikuran niya ang lahat ng iyon para sa Panginoon. Amen? No?
siya po ay, sabi nga ng iba eh, nasa kama na siya, lumipat pa siya, banig. No? Talagang well protected siya. Alam niya ang batas. Siya po ay isang Hudyo, at the same time, siya po ay isang Romano. No? Yung kanyang citizenship bilang Romans, ay naiingatan siya nito. Hindi siya basta-basta pahirapan ng mga Romano sapagkat siya po ay isang Romans. No? Mayroong isang takbo na pinapahirapan si Pablo nung nasabi ni Pablo sa isang Romano yung kapitan ng inig, natakot. Wow! Nasaktan ko ang isang Romano. Mayroon pong katumbasan po yun. Mayroon pong katumbasan po sa po yun pagka sinaktan mo ang isang iyong kababayan. Amen? So, ganun po si Paul. Pero mga kapat, tinalikuran niyang lahat ng yun para sa Panginoon. No? I live. No? Ang buhay na kanyang sinabubuhay ay pinabuhay niya sa Panginoon. Galatians chapter 1 verse 22 kung di ako nakamalin. Okay? The little children, here are some of the characteristics of children. They are open and fruitful. Hindi nagbubunga. No? Hindi nagbubunga. Wala kang makitang, alam niyo, ang bunga ng isang Kristiyano, Kristiyano rin. No? Pag-Kristiyano ka, ang bunga, Kristiyano rin. Meron pang bunga po na hindi po Kristiyano rin. Ano yon? Yung iyong pag-uugali. Ano fruit of the Holy Spirit? Ano yan? Love, peace, long-suffering, patience, gentleness, meekness. Lahat po yan ay bunga ng Banal na Espiritu. Pero, ang bunga ng isang Kristiyano, Kristiyano rin. At isang bunga ng isang Kristiyano, good works, merong nakikitang pagbabago sa buhay mo. Amen? No? So ganun ang little child, minsan hindi nagbubunga. They are open and fruitful, envious, and cruel. Pag sinabing cruel, ano po yan? Talagang bigla na lang tinignan ko po sa dictionary, ibig sabihin cruel. Cruel, willfully causing pain to others or feeling no concern about it. No? Siya po ay isang pasakit. Minsan papigat. Minsan nakakasakit. Yung po ang cruel. So mga kapatid, yung po ang isang ugali ng isang little child Christian. At huwag po tayong dumating sa punto na ganun lang tayo. Okay? Envious, it rebuke. Pag sila nire-rebuke, they become martyrs. If crossed, they are resentful. An open make a sense. They are tell-bearers, repeating everything they hear. No? Paulit-ulit sila. Kahit kung i-address natin yan sa mga adult, sila yung mga gossip. Sila po yung mga chismosa. No? Paulit-ulit. And then, they are given to emotional outbursts and are repeating everything they and easily pop up. They love praise. Ang gusto ng mga ang gusto ng mga little child ay gustong-gusto nila pinupuri sila lagi. Ha? Mga kapatid, ito sasabihin ko sa inyo. Sa lahat ng ginagawa niyo paglilingkod sa Panginoon, hindi ko po yan marirecognize lahat. Hindi po natin ma-appreciate yan. Pero, tandaan ninyo, pag naglilingkod ka sa Panginoon, automatic ina-appreciate yan ng Panginoon. Pero kami mga teacher ninyo, si Brother Clifford, salamat, kagabi pumalakpak siya. No? Sabi ko nga kay Teacher Cecil, tapos na ba? Sabi ni Sister Cecil, tapos na, narinig mo pumalakpak na yung maestro. Ibig sabihin, natuwa siya sa improvement ninyo kagabi sa practice. Amen? At, pero, mga kapatid, hindi po namin lagi magagawa yan. Tandaan niyo yan. Hindi po natin magagawa yan lagi. At minsan, magpasalamat kayo sapagkat pag hindi namin kayo na-praise, na-puri, ang magpupuri sa inyo ay ang Panginoon na sa langit. Amen? Sabi sa Bible, kung ang hanap mo ay papuri at pinupuri ka ng tao, mga kapatid, ang reward mo natanggap mo na dito sa lupa. Amen. Pero pag hindi ka napu-praise, tandaanin mo, mga kapatid, nag-i-invest ka ng kayamanan sa langit. Nag-iipon ka ng kayamanan sa langit.
So, ang ugali ng little child is ano? They love to praise. Ganun ba kayo? Ganun pa ba tayo? Aminin, ganun ba tayo? Gusto ba nating pinupuri tayo? Lovely, ganun ka ba? Sana hindi. Minsan ganun, okay lang yun. Gusto natin, kasi alam nyo, ang pagpupuri, minsan encouragement yan sa atin. Pero pag wala, huwag yung hanapin. Bakit? Kasi hindi kayo sa amin naglilingkod. Amen? Saan kayo naglilingkod? Sa Panginoon. At siya yung dapat magpuri sa inyo. Maliwanag po ba? They are given emotional, they are loved, praised, and will accept it from any source. They seek only that appeal to self. Yung lang para sa kanila, ang kanilang inahanap. Question, are you a spiritual child? No? Kayo ba ay spiritual, ano ba kayo sa level na ganon? Kayo ay nandun ka sa level ng batang Kristiyano. Kung nandun pa, okay lang yan. Sasabihin mo sa iyo, okay lang yan. Pero pag ang hindi okay, nananatili kang ganyan. Amen po? Okay? Okay lang yan. Pero ang hindi okay, nananatili kang batang Kristiyano at di ka na lumalago. Mga kapatid, naisin natin lumago sa Panginoon. Hindi po kalugian pag ika'y lumalago sa Panginoon. Number 3, the young man states, spiritual growth to that of a young man is not reached by many. Hindi po nare-reach ng maraming Kristiyano yan. Minsan, nandun tayo sa level ng spiritual na baby Christian at saka little child Christian lang. At ang gandun lang. At maraming Kristiyano na 10 years na, 5 years na, 20 years na sa church, pero andun pa rin ang level niya. Hindi lumago. Mahirap po yun, mga kapatid. Hindi po kalooban ng Panginoon na tayo po ay maging stagnant sa paglago sa Panginoon. No? Na hindi po dapat ganun. Ibig sabihin, hindi ka pa magamit-gamit ng Panginoon. Gusto kang gamitin ng Panginoon, pero hindi ka pa magamit-gamit ng Panginoon. Okay. So, mga kapatid, wag po ninyong hayaan ganun. Kundi, humingi kayo ng tulong sa Panginoon. Gusto ko, Panginoon, umakyat pa ang aking level bilang isang Kristiyano. Okay. Number 3, the young man states, spiritual growth to that of a young man is not reached by many. Ano ugali ng young man states? Pag sinabi young man, parang katulad ni ano yan? Ni Brother Anton. No? Si Anton, young man. Malakas na yan. No? Pag terbing takbuhan, hindi siya mapapagod. Wala na kami sinabi sa kanila. Pag takbuhan, bisikleta, iwan kami. Paglaro, hindi na namin pwede yung court to court. No? Pag basketball, na tatlong balikan kami, mga ano na nakaganito na. Hawak na yung tuhod namin. Pero sila, masigla pa rin. Hahabulin nilang bola hanggat kaya nila. Yun yung mga young man. Okay? The young man states, he is strong and virile and is well able to overcome his enemy. Tinignan ko po yung dictionary sa viral. Ang ibig sabihin po niyan is makisig, matipuno, matatag, kalakasan pa in short. Amen? No? Kalakasan pa. Anong kalakasan din namin? Alam niyo po, pwede kong sabihin sa inyo, pag kami po ay gustong kumain ng nyog, buko, ang ginagawa namin, magdadala kami ng itak doon sa taas ng nyog at doon namin kakainin. Doon namin babalatan, doon namin inumin ng sabaw, doon namin kakainin yung kinuha namin buko. Sabi ko, nakaya ko yun. Ang hirap kaya umakyat sa buko. Pero nung kabataan namin, nakaya ko po yun. No? Kaya ko pong mula doon sa puno ng nyog, kumapit doon sa palapa ng nyog and then umakyat sa taas. So wala pang takot. Pero naisip ko ngayon, mga kapatid, parang hindi ko na kaya. No? Pag ang nyog ay walang yung kasi ang nyog sa amin ginagawa ng hagdan. No? Yung step niya, step, no? Hanggang sa pagtaas niya, nilalagyan namin ang step yan, may hagdan. At kaya namin umakyat doon. Hindi namin inaalintalo yung mga langgam. Kaya namin tiisin yung mga langgam. Bakit namin nagagawa yun? Kalakasan pa namin. No? Masigla pa yung katawan.
So, ang Kristiyano, ang magandang Kristiyano, mga kapatid, para siyang young man. Na ito po yung strength ng simbahan. Amen? No? Pag sinabi mayroong gawain sa simbahan, ito po yung mga inaasahan. Mga young people. No? Doon sa pinuntahan namin na Thanksgiving, ang pinaka-busy po doon, mga young people. Yung mga young professionals, sila po yung mga nag-aasikaso ng mga bisita, sila po yung magre-ready ng mga upuan, sila lahat, halos sila lahat. Yung mga matatanda, yung mga men, sila po yung manangkukuman lang. Mga batid, sana dumating kayo sa punto na ang spiritual level nyo is a young man. Na pag mayroong gawain sa Panginoon, sila po ang mga maasahan. Amen? Amen? Pag mayroong gawain sa gawain ng Panginoon, sila po yung mga nangunguna na katulong sa gawain ng Panginoon. The young man states, he is strong and virile, as well was able to overcome his enemy. He has a vision for the future. Mayroon siyang vision para sa future. Mayroon siyang pangarap sa kanyang buhay espiritual. Ito po yung mga time na nangangarap sila na I want to be a pastor. Amen? Ito yung mga time na sila nangangarap I want to be a pastor's wife. Amen? Ito po yung mga time na nangangarap sila gusto ko maging katuwang sa gawain ng Panginoon. Okay, tuloy po natin. Naintindihan niyo po mga kapatid? Okay, so tuloy natin. He has a vision for the future and the faith and courage to tackle it. He is preparing for his productive years. Productive years. You too can become a young man spiritual. By what? By putting away childish things. No? Alisin ang mga childish things. Yung mga gawain pang bata. No? May mga matatanda na, pero hindi pa naalis yung childish things. Yung mga childish things, yung mga gawain ng baby na hindi na dapat ginagawa ng young man. Marami tayo galing ganun. Inaamin niyo ba yan? Marami tayo mga childish things na still pinapractice natin. Which is, hindi na dapat ito sa atin. Yun yung mga bagay na makapag-ihinder sa atin para lumago sa Panginoon. Okay. So, tuloy ko lang. Malapit na tayo matapos. Putting away childish things and grow. And then, lumago. Number four and the last. Number one, ano yun? The baby stage. Number two, the little child stage. Number three, the young man stage. And then number four, the father stage. Ibig sabihin, matured ka na. Amen? Pag sinabi matured, ay mataas na level mo bilang Kristiyano, the father stage. The stage of spiritual development can be reached by all. Pwede raw. Pero sabi ng Bible dito, but so few ever attain it. Hindi po lahat dumarating. Ang isang Kristiyano na dumarating doon sa father stage. Kadalasan, baby stage and then little child stage. Salamat na lang kung umabot ka doon sa young man stage. Pero mas maganda kung umabot ka doon, sinasabi dito na the father stage. Okay, the father stage. This is said spiritual development can be reached by all, but so few ever attain it. The spiritual father has peace with God. Meron kang kapayapaan sa Diyos. No? Meron kang naintindihan mo na ang bagay-bagay bilang isang Kristiyano. Ito yung mga taong sukunang buhay sa Panginoon. No? Ipinakatiwala na ang lahat sa Panginoon. No? Surrender na ang kanyang buhay sa Panginoon. Ikaw na, Panginoon, ikaw na ang bahala sa akin. Gusto ko to, pero ikaw pa rin ang masusunod. Amen? Gusto ko itong maging marating ganito, pero alam ko na ikaw mas marunong kaysa sa akin. Yun yung mga kaisipan po ng the father stage. Okay. Naintindihan natin? Okay. The spiritual father has peace with God. He knows the peace of God. Saan siya masaya? His rejoice is spiritual children. Ang kanyang kagalakan ay nandun sa mga anak niya bilang isang Kristiyano. Amen? Alimbawa, ang father stage po kasi ito yung may mga marami ng inaakay. Marami nisang tinutulungan. No? Siya na siyang teacher. No?
ang kasiyahan niya, yung kanya pinag-pray na tao ay makita niya sa simbahan. Ang kasiyahan niya, yung kanya pinag-pray na tao ay makita niya sa simbahan na naglilingkod sa Panginoon. Malungkot siya pag yung inaalagaan niya ay napaparewara ang buhay. Yun yung father state. Ano? Ang concern niya minsan hindi na sa kanyang sarili, kundi para sa kanya mga inaalagaan. Alam niyo po, pag ang may mga Kristiyano, ako po ay minsan naamin ko na umaabot na rin ako sa Lord of States. Pinagpe-pray ko ang sarili ko, hindi lamang sa sarili ko. Hindi lamang sa pamilya ko. Hindi lamang para sa akin. Kundi, kadalasan, para sa mga inaalagaan. No? Yun po ang prayer namin mga asawa. Minsan, hindi na po sa sarili namin, sa pamilya namin, kundi kasali rin ang mga nasa puta namin. Ang mga pinagkakabiwala sa pamilya. Kaya pag may nakikita ko na makresyon ng piling ko, yun po yung nagbibigay ng kasiyahan sa amin. Ganun sa mga teacher ninyo. Pag yung mga teacher ninyo ay nakita kayo na nagpapakatapat, lalo na-encourage yung mga namuna sa inyo. Ngayon, pag kayo ay aandap-andap, nandyan wala. Kalungkutan. Yun ang kalungkutan. So ano ba gawin namin? Pag-pray kayo, mag-iisip kami ng mga paraan para kayo ay may balik-balik sa gawain ng Panginoon. Bakit? Yun na yung forte ng buhay namin. Hindi na po kami wala ng pakailan sa iba. Kundi ang concern namin, kayo na. Ang anak namin, pamilya namin. Kung parang kami mga businessman, ay lahat yan ay kasali na gawain. Hindi po niyo mga kapatid. At sana po, palagay mo niyo mga kapatid, kung tayo po ay 100 dito sa simbahan, 50 na ang Father Stakes. 20% na ang young man states. 10% yung baby states. 10% yung little child states. Palagyan ninyo, ano mangyayari sa bahay? Magiging mabilis po ang pagsabon ng gawin. Amen. Kaya ang desire ko sa inyo, mga kapatid, desire namin sa pinag-pray namin sa inyo, umabot kayo kahit man lang doon sa young man states. Na kung saan, na pagbinigyan ng responsibility, seryosohin, ipapanalangin, tatanggapin at gagawin. Amen? Amen. Na kahit na hindi mo tawagin, nandiyan na. Kahit na hindi mo ipalawag, nandiyan na. Ibig sabihin, katulong mo na siya sa gawain ng Panginoon. Amen? Amen. No? At lagi ko sinasabi sa inyo, dati sinusundo siya, ngayon siya na nasusundo. Amen? Amen. Dati tinuturuan siya, ngayon siya na nasuturo. Dati, nagpa-practice na sa dyan, ngayon, sila nakumpo dyan. O, ano sa'yo namin ni Brother Report? Pag meron na nakumpo dyan, na gumagod ng daw na rin. At ano sa'yo namin mga kapatid? Pag meron na rin dito, yung people na nag-usap. Amen! Ito po yung mga bagay na kasiyahan. Ito po yung dinilisan natin sa kapatid. Na umabot tayo sa young man states and then sa father states. Okay, the father states is ano? Has the peace with God. He had the peace from God, and then he rejoices in his spiritual children. Okay, and then he has learned contentment under all circumstances. No, meron siyang contentment. Ano mang merong kalagayan siya. Sabi ni Paul, no? Siya po ay kontento, ano mga sitwasyon meron ako. Sa Philippians chapter 4, verse 13. Philippians chapter 4, verse 11. He knows the only source of true strength. Alam niyo po, ang source ng true strength, walang iba kundi ang Panginoon. No? Doon na po siya humingi ng lakas sa Panginoon. And then, he does not brood over his past.
He does not brood over the past, but looks to the future. Hindi na niya pinagmamalaki or hindi na niya pinag-iisipan yung mga nakaraan. Ang goal niya lagi, mag-improve. Looking forward lagi. Onward, sabi sa kanta, onward Christian soldiers. No? Lagi niyang gusto na maglingkod sa Panginoon. He enjoys abundant life now and will enjoy it in the life to come. No? Enjoy, ibig sabihin nito mga kapatid, na-enjoy na niya ang kanyang pagiging Kristiyano. At yung mga taong ito, pag namatay sila at pag nabuhay uli sila, ang gugustuhin nila maging Kristiyano uli. Pag namatay sila, kung mabibigyan sila na mabuhay uli, gusto nila maglingkod pa rin sa Panginoon. Bakit kaya ganun? Nakita nila, umabot na sila sa level ng paglilingkod sa Panginoon, which is nandun na yung tunay na kagalakan. Okay? His joy is to see changed life. Ang kanyang kagalakan ay makita niya, makakita siya ng mga bagong buhay. Mga buhay na nababago. Yun yung kanyang kasiyahan. His joy is other is Christ spirits. His joy is Christ is spirits. Ang kanyang kagalakan, si Kristo ay naipapangaral. Amen? That was the father states. Mga kapatid, huwag nawang dumating na nananatili ka dun sa baby stage. Huwag nawang dumating na nanatili ka lang din dun sa little child stage. Or sana dumating ka dun sa sinasabi na dito na the young man stage. At dumating pa sa punto na nandun ka na sa father stage. Mga kapatid, kung kayo maging honest sa inyong sarili, anong stage kayo ngayon? Baby stage? Little child stage? Young man stage? Or the father stage? Kung ikaw ay nandun sa baby child, baby stage, anong dapat mong gawin? Mag-desire ka na lumago ka sa Panginoon. Amen? Amen? Kung nandun ka na sa little child stage, mag-desire ka na lumago pa. At pag nandun ka na sa young man stage, mag-desire ka na lumago pa. Hanggang sa makita mo talaga ang kabuuan ng Christianity. At doon ka mamamatay, doon ka magiging masaya, mamamatay ka na naglilingkod sa Panginoon. Tayo po ito, mga kapatid.